Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Efeso at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay espesyal, katangi-tangi at kakaibang libro. Sa tuwing binabasa ko ito ay lagi kong iniisip na ito ay panibagong libro at hindi ko tunay na alam ang librong ito. Ito ay isang espesyal at katangi-tanging libro para sa akin. Ang lahat ay nasa kalooban ng Diyos. Ito po ang pangunahing mensahe ng kabanatang ito. Verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa manginginig ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sa Efeso ay mayroong templo ng kanilang Diyos-Diyosan ng pangalan ay Artemis. Ang templong ito ni Artemis ay napabilang sa Seven Wonders of the World. Kung kaya ang mga tao ng limang kontinente noong araw ay pumupunta sa Efeso upang purihin o sumamba kay Artemis sa templong iyon. Masasabi natin na ang Artemis na ito ay isa sa pinakakilalang Diyos-Diyosan noong araw. Kung kaya naman isinulat ni Pablo ang mga sulatin na ito para sa mga taga-Efeso, ngunit sa panahon na iyon ay siya ay nakakulong at inaresto ng Romanong Imperyo. Si Pablo ay naging bilanggo ng isa sa pinakakilala o pinakamalakas na imperyo noong araw, ang Romanong Imperyo. Masasabi ko na ang sulatin ni Pablo para sa mga taga-Efeso ay isa sa pinaka-importante o pinakamahalagang sulat na kanyang nagawa. Dito nabanggit ni Pablo kung ano ang itsura ng mundo sa mga susunod na mga taon o henerasyon. Kung kaya naman napakahalaga ng libro ng Efeso. Ngayon ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Efeso. Mayroon pong 23 verses sa kabanatang ito. Maaring sa pagbabasa natin nito ay hindi po natin maunawaan kung anong napag-uusapan dito. Mayroon pong 23 verses sa kabanatang ito, ngunit masasabi natin ito o mailalagay natin ito sa tatlong pangungusap. Nang
nang isinulat ni Pablo ang lahat ng ito sa salitang Grego ay napakahaba ng kanyang mga sinasabi, kung kaya naman hinati na lamang ito sa 23 verses. At madali na lamang sa atin na unawain ito. Komplikado ang pagkakaroon ng sentence structure, kung kaya naman susubukan natin ang lahat natin makakaya upang maunawaan ang kabanatang ito. Maaring sa ating muling pagbabasa ay panibagong mensahe na naman ang ating makuha dito. Verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ang kalooban ng Diyos para sa manginirang ng Diyos na nasa Efeso, tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ang sulatin na ito ay isinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Kanyang binanggit dito ang tungkol sa mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus ipinapakita dito ang kalawakan ng kaharian ng Diyos. Tayo ay nasa Kristo Jesus at marapat lapang na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Dito makikita po natin ang dalawang dimensyon. Ang isang dimensyon ay ang mapabilang sa kalangitan at ang isa naman ay sa mundo. Habang tayo ay nasa mundo pa lamang ay maaari po tayong sumampalataya at magkaroon ng paninimbala sa Panginoong Jesus. Dito ay pinapakita kung paano tayo magiging tapat sa pagsunod sa Diyos gayong tayo ay nasa mundo pa lamang. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at pananatili sa Kanyang kalooban. Para kay Pablo, gayon pa mang siya ay nasa bilangguan pa lamang, ay naunawaan niya na ito ang kalooban ng Diyos. Ganon din po sa atin ngayon. Kailangan nating sampalatayanan na ang Diyos ay naghahari sa kahit ano pa mang sitwasyon na naroon tayo. Sinubukan ni Pablo ang ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit nakita natin dito ang kalooban ng Diyos na siya ay naipadalamang sa bilangguan at kanyang naisulat ang mga librong ito. Mananatili lamang siya sa bilangguan habang nagsusulat ng mga sulatin na ito sa mga simbahan noong araw. Kung kaya naman hanggang ngayon ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na mabasa ang lahat ng mga sulatin ni Pablo. Ito ang kalooban ng Diyos para kay Pablo at para sa lahat. Huwag po nating isipin na dahil nasa bilangguan si Pablo ay wala nang magagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi po din natin dapat isipin na ang kalooban ng Diyos ay nakakulong lamang depende sa kung anong sitwasyon na mayroon tayo. Ang kalooban ng Diyos ay mapapangyari sa bawat henerasyon at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang sino mang nananampalataya sa Diyos ay pinagpala. Ito ay dahil natatanggap nila ang habag, biyaya at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Tayo ay makakatanggap ng habag at biyaya na kung tutuusin na hindi naman tayo karapat dapat na makatanggap nito. Kahit na gaano pa man tayo magtrabaho o kaya'y pantayan ang kabutihan ng Diyos ay hindi pa rin po tayo karapat dapat na makatanggap ng kanyang habag at biyaya. Na
nakakatanggap po tayo ng uri ng kapayapaan na hindi po natin maunawaan o higit pa sa ating imahinasyon o mauunawaan. Ngayon, ang sulatin na ito ni Pablo, sino ang makakatanggap nito? Ang makakatanggap ng mga mensaheng ito ay ang mga taong hinihirang ang Diyos bilang Panginoon at mga taong sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kailangan po nating pagbulay-bulayan madalas ang salita ng Diyos. Halimbawa, ang aking biyenan ay nagkasakit, nagkaroon ng flu, ng trangkaso. Ito'y napakalalang uri ng trangkaso kaya kailangan siyang dalhin sa ospital at pagkatapos lamang ng ilang araw ay namayapa na siya. Maaaring sa ganitong sitwasyon ay maiisip natin na Panginoon, ako naman ay naging matapat sa iyo, ngunit bakit ganito ang nangyayari? Ngunit kailangan nating tandaan na ang Diyos ay may kalooban para sa lahat. Kaya nang kami nakarating sa Taiwan, umuwi sa Taiwan, kung tutuusin ang aking ama ay ilang beses nang nahuli, inaresto at hinatulan na makulong ng matagal. Ngunit kalaunan ay napalaya siya. Siya ay napalaya, ngunit sa ilang beses ay kailangan niya pa rin mag-report sa pulis. Iyon ay dahil noong araw ay isa siya sa mga nagbebenta ng droga. Sa kanyang huling pagkakataon na mag-report sa pulis, nabanggit ng pulis official sa kanya na kailan may hindi pa ako nakakita ng sinuman na mabibigyan ng ganitong uri ng pabor. Dahil ang mga tulad mo ay madalas na ikinukulong na lamang ng matagal o kaya ay pinapatay na lamang. Nabigyan siya ng 50 araw na pagkalaya. Sa eksaktong 50 araw ay naranasan niyang maging malaya, ngunit namayapa siya sa ospital. Kami ay wala sa Taiwan noong araw na yon. Kung kaya naman ang pastor sa Taiwan ang siyang tumulong sa burol ng aking biyenan. Dahil kung tutuusin, ang asawa niya ay nahihiya pa upang humingi ng tulong. Nang mangyari ito ay ipinangako ng aking biyenan na magsisimba siya ng isang buwan
ng isang buwan bilang kabayaran o bilang sukli sa kanilang kabutihan sa pagtulong sa kanya ng namayapang kanyang asawa. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pagpunta sa simbahan ay nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng interaksyon sa Panginoon at ngayon nga ay nananampalataya na sa kanya. Dito, masasabi po natin na walang aksidente sa Panginoon. Pagdating ng araw, ay makikita natin na kalooban pa rin ng Diyos ang siyang napapangyari. Walang aksidente maging sa mga taong nabilanggo. Maging ang mga problema na kanilang kinakaharap ay maaaring maging pagpapala para sa iba. Dito po natin makikita ang uri ng habag at biyaya na ibinibigay ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang sinasabi na sinumang humihirang sa kanya at sumasampalataya sa kanya ay makakaranas ng kanyang kabutihan. Verse 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakutuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisa ilalim ang mga ito kay Kristo. Kahit na si Pablo ay inaresto dahil sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, dahil ang lugar ng Efeso ay hindi natutuwa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kahit na hindi makita ni Pablo ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos, ay kanya pa rin nabangkit na ang salita ng Diyos ay maikakalat sa buong mundo at ang kaharian niya ay maitatayo sa maraming dako ng mundo. Dito makikita natin na kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, tayo ay kanyang pagsasama-samahin at magkakasama-sama sa kaharian ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa libro ng Filipo, tayo ay may isang puso, isang isip, isang kaluluwa, isang espiritu. Sa dakilang plano ng Diyos, tayong lahat ay magsasama-sama ng may pagkakaisa. Kailangan po nating maunawaan ang kaloobang ito ng Diyos. Kahit na nabanggit noong araw na ang templo ni Artemis ay napakaganda, ngunit nang kami ay nakapunta sa Italia ay hindi na po namin nakita ang templong iyon. Noong araw ay nakatanggap si
retablo ng persekusyon dahil sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ngunit kalaunan ay nakita po natin na higit na napalaganap ang salita ng Diyos. Ang planong ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos. Kahit na mayroong mga paghihirap at pakikibaka, ay kailangan pa rin po nating panatilihin ang ating pamamalagi sa kalooban ng Diyos. Dapat po nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang manatili sa Panginoon. Kahit anumang gawin natin para sa Panginoon ay mayroong pangwalang hanggan na kahalagahan sa Kanya. Kahit anumang gawin natin dito sa mundo ay magkakaroon ng pangwalang hanggan na kahalagahan sa kalangitan. Ang kalooban ng Diyos ay nagsimula mula pa ng Kanyang nilikha ang mundo. Sa verse 4 na banggit dito na tayo ay tinawag na ng Diyos bago pa man niya nilikha ang mundo. Bago pa nilikha ang sanlibutan, tayo na ay pinili ng Diyos. At isa pang pagpapala ay tayo ay nilikha niya ng walang dungis at walang kamalian. Tayo ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang lahat ng ito ay mga pagpapalang espiritual na mula sa Panginoong Hesus. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ang siyang tumutulong sa atin upang manatili sa kalooban ng Diyos. Sa mga nitong dalawang sa mga susunod na dalawang linggo ay si Pastor Joshua at si Mo ay pumunta sa Costa Rica at maaaring nagtatanong tayo kung bakit nila kailangan pumunta doon. Ito ay dahil sa ating church anniversary ay mayroon pong mag-asawang dumating sa ating simbahan na mula sa Costa Rica. At sa kanyang pakikibahagi sa ating mga gawain, siya ay naantig at kanyang ibinahagi ang uri ng gawain na mayroon tayo dito sa kanyang simbahan sa Costa Rica. Kung kaya naman ang ating pangkat ng mula dito sa Hong Kong ay inimbitahan na pumunta sa Costa Rica. Ang isang grupo ay mag-i-stop over sa LA bago pumunta sa Costa Rica. Dahil kung gusto mong magkaroon ng visa, kailangan mong maghintay ng ilang buwan. Mayroong grupo naman na ang layover ay sa Canada at mayroon pang isa na ang layover ay sa Paris. Maaring napapaisip tayo na bakit kailangan nilang maimbitahan para pumunta sa Costa Rica. Masasabi ko na ito ay kalooban ng Diyos. Halimbawa ay sa ating Bible school, itinayo natin ang Bible school noong 2004 at si Pastor David Lam ay pumunta rito. Sinabi niya na nais niyang ipatayo ang simbahan sa Kuching. Ngunit hindi ko alam ang lugar ng Kuching. Maaring alam ng iba, ngunit hindi ko alam. Ang taong ito ay puspos ng banal na espiritu at kanyang natanggap
ang pag-uudyok ng Diyos na magtayo ng simbahan sa Kuching. Kami ay nagpunta sa Kuching at pinanalangin si David Lam. Matapos ang pananalangin, ay nabanggit ni Pastor David Lam na ang araw na iyon ay kanyang kaarawan. At ang Kuching ang ating unang branch church. Dito nakita natin ang pagkilos ng Diyos at pagtatayo ng 611 sa Kuching, lalo na sa Malaysia na isang Muslim na bayan. Sa 2005 ay nagkaroon po tayo ng Holy Spirit 100. Tayo ay nanalangin ng 100 na mga bansa sa Southeast Asia or 100 na mga lugar. At sa mga panahon na yon ay nanalangin tayo na magkaroon ng representative para tumindig para sa mga bansa. At noong araw na yon ay kasama ang aking kasambahay, ang aming katulong ay mula sa Pilipinas. At sinong mag-aakala na ang katulong namin noon ay isang simo noon sa Pilipinas. Ang kanyang asawa ay isang pastor sa Pilipinas sa Tugigaraw. Kung tutuusin ng kami ay binigyan ng pagkakataon na mamili ng magiging katulong, kami ay nabigyan ng tatlong katulong na maaaring matanggap. Ngunit panghuli ay napili ang katulong na ito na may asawang pastor sa Tugigaraw. Wala kaming masyadong ginawa, ngunit alam namin na ito ay kalooban ng Diyos. Kung kaya naman ngayon, ito ang nauunawaan natin na dapat nating maintindihan ang kalooban ng Diyos, kailangan nating makita ang direksyon na ibinibigay ng Diyos. Na bago pa man nilikha ng Diyos ang sanlibutan ay mayroon na siyang kalooban para sa atin. Pinapaalala lamang nito na kailangan natin laging hanapin ang kalooban ng Diyos o kaya'y sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag po nating baliwalain ang kalooban ng Diyos o ang ano pa mang nangyayari sa ating buhay. Huwag nating isipin na ito'y mga aksidente lamang. Sa aking pamamalagi sa 611, ay aking nararanasan ang kadakilaan ng Diyos. Noong una ay nais ng Diyos na mapangyari ang kanyang kalooban sa Hong Kong at nakita ng Diyos si Pastor Joshua. At sa dami ng tao sa mundo ay kanyang nakita si Pastor Joshua at si Simo na nasa miserableng panahon noon. At maaaring mula sa kalangitan ay nakita ako ng Diyos, nakita ako si Pastor Jason, si Pastor Anna. At nabuo ang pangkat na ito na magtatayo ng 611 sa Hong Kong. Alam niyo, nung panahon na iyon, si Pastor Deborah ay nakatira pa lamang sa tabi ng daanan. At napakababang lugar.
Ang kanyang bahay ay makikita sa napakababang lugar at tila tagong lugar. Kung tutuusin ay walang sino man ang makakakita nito kung hindi nila alam ang lugar na kanyang kinalalagyan. Ngunit nakita ng Diyos si Pastor Deborah. Nakita ng Diyos ang lahat ng mga taong ito at kanyang ginawang pangkat upang maitayo ang 611. Kung kaya aking sinasabi ng aming pagpili o ang aming pamamalagi sa 611 ay hindi aksidente. Ang lahat ng ito ay parte ng plano at kalooban ng Diyos. Dahil ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kanya nang naisip bago pa man niya nalikha ang sanlibutan. Isang araw, naisip ko na inaaral na ako ng Diyos at kilala na ako ng Diyos dahil sa kanyang pamamaraan ng pagpili sa akin. Ikatlong talata. Kailangan po nating maintindihan na tayo ang puno ng lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos. Ipinapanalangin ni Pablo ang mga taga-Efeso at kanyang sinasabi na lahat sila ay ang mananampalataya ni Kristo. Ngunit ramdam ni Pablo na hindi nila maunawaan ang Panginoon. Kung kaya sa verse 17, kanyang ipinapanalangin sa Panginoon na pagkalooban ang mga tao ng Espiritu na nagbibigay karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang mas maunawaan nila at makilala nila ang Diyos. Ito'y upang maunawaan natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang Espiritu upang makilala pa natin ang Panginoon. Sa verse 21, dahil ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon. Ang kapangyarihang ito ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. Iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang mapupuno sa lahat ng bagay. Verse 23. Walang sino man ang magdududa o magtatanong kung bakit ang Panginoon ang magiging puno ng simbahan. Hindi po natin maihiwalay ang Panginoong Jesus sa simbahan dahil ang puno ng simbahang ito ay ang Panginoon at ang katawan naman ay ang simbahan. Hindi po natin maihiwalay ang puno o ang ulo sa katawan. Kung tayo ay nasa isang kumpanya, sino ang mas higit na mataas, ang boss o ang asawa ng boss? Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang opinyon. Maaaring sa iba ang boss ang pinuno, ngunit sa iba naman ay ang asawa ng boss. Dito may halintulad po natin
na pagdating sa simbahan ay ang Panginoong Jesus ang asawang lalaki, samantalang ang simbahan naman ay ang asawang babae. Ito ay magkapantay lamang. Lahat tayo ay parte ng pagkakatawag na ito. Tayo ay pantay-pantay. Dito makikita natin na sinabi ni Pablo na siya ay kabilang sa pagkakatawag na siya ay puno ng lahat gayong siya ay nasa bilangguan. Minsan ay dumalo ako ng pagpupulong sa pananalangin sa Indonesia. At nang kami ay nasa customs, nakita namin ang isang lugar na pagpapalitan ng pera. At napansin namin na ang palitan na ito ng pera ay pag-aari ng gobyerno. At kung tutuusin, ang palitan ng pera doon ay hindi ganoon kataas. Kung kaya nang kami nagpalit ng pera ay napakadami ng aming binibilang. Ngunit kalaunan ay napagtanto namin na kalahati lamang ng eksaktong pera o kalahati lamang ng dapat na pera ang aming natanggap. Kami ay nadaya. Kami ay nanalangin sa Panginoon kung ano ang gaming gagawin. At sa parehong araw na yon ay mayroong isang kapatiran na naudyok na bigyan kami ng pera. At ang pera na kanyang binigay sa amin ay ang eksaktong bilang din ng pera na hindi na ibagay sa amin sa money changer. Dito aming nakita ang kalooban ng Diyos. Dito namin nakita ang katapatan ng Diyos. Sa pag-alam natin ng katotohanan ito ay doon natin maunawaan na tayo nga ay puno ng lahat ng bagay. Dahil tayo ay pinangangalagaan ng Diyos. At parehong inspirasyon ang natanggap ni Pablo nang siya ay nasa bilangguan. Dahil sa kanyang pagkakatawag o dahil siya ay mananampalataya ng Diyos ay alam niya ang pagkakatawag niya bilang puno rin kasama ng Panginoong Jesus. Kahit na siya ay nasa bilangguan, ay nakapagsusulat siya para sa mga simbahan at nagsusulat siya para maipalaganap ang salita ng Diyos. Naway makita din po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Naway makita po natin ang pangitain na ito upang magkaroon tayo ng ganitong kapasidad o ganitong uri ng espiritual na kapasidad tulad ni Pablo, na kahit gaano pa man kahirap ang buhay o kahirap ang ating mga sitwasyon ay higit nating makikita ang habag at biyaya ng Diyos na siyang tumutulong sa atin. Tayo ay pinili ng Diyos, hindi dahil sa ating mga kamalian, ngunit tayo ay kanyang pinili dahil iyon ang kanyang kalooban. Panginoon, kami ay naniniwala na kung kami nasa iyong kalooban ay matatanggap din namin ang iyong habag at biyaya.
Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Panginoon, maraming salamat na bago mo pa man nilikhang sanlibutan ay pinili mo na kami. Kami ay tinawag mo na upang mawala ng dungis at ng anumang pagkakasala. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng iyong pagpapala para sa amin. Atin pong pasalamatan ng Diyos. Ibigay po natin ang ating pasasalamat sa Kanya. Kung paano niya tayo pinili at kung paano tayo nakakatanggap ng pagpapala, hindi dahil sa ating sariling kalooban, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Bago mo pa man nilikha ang sanlibutan, ay binigyan mo na ako ng pagkakataon na makapasok sa iyong kalooban. Dahil sa iyong muling pagtanggap, ay natanggap ko ang iyong kaligtasan. Panginoon, ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw ang nagbalik sa akin. Tumulong sa akin upang makabalik sa iyong simbahan upang maligtas mo at mapagaling mo. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil tinawag mo kami bilang iyong anak. Ito ang iyong pagpapala para sa amin. Mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, ay niligtas mo ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kalakasan na manalangin. Ngayon, kami ay narito sa Wealthy Garden upang makapanalangin. Ang otoridad na iyong binigay sa amin ay pagpapala nagmumula sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, ay naipapanalangan namin ang aming sarili, ang ibang mga tao, upang kanilang malampasan ang paghahari ng kadiliman. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pangalan, kami ay nagkakaroon ng kalayaan. Kung hindi dahil sa iyo, kami ay mananatili lamang sa kadiliman, kami ay mananatili sa kahihiyan, at maaaring kami ay mananatili sa gapos ng kaaway. Ngunit salamat, O Diyos, sa iyong pagpapalaya sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa lahat ng iyong pagpapala. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Ang lahat ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Ang bawat nararanasan natin sa buhay ay dahil sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay manalangin at magpasalamat. Nais kong mag-isip po tayo o kaya'y umalala tayo ng isang insidente sa ating buhay na tila aksidente lamang, ngunit kung iisipin nating mabuti ay parte ng kalooban ng Diyos. Atin pong ipagpasalamat ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa kanyang paggamit ng insidenteng ito upang maipakita ang kanyang kalooban sa ating buhay.
Panginoon, pinupuri ka namin sa aking pamilya. Ay, mayroon akong anak na may special needs. Sa tingin ng iba ay malas ito, isang sumpa, ito'y isang kahirapan. Ngunit Panginoon, pinupuri kita dahil sa pamamagitan ng iyong salita ay iyong sinasabi na sa iyo ay walang aksidente. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kalooban. Ito ay dahil sa iyong mabuting kalooban. Dahil sa batang ito na mayroong espesyal na pangangailangan sa aming pamilya, ay natulungan ako na maisuko ang aking kayabangan. At dahil sa pagkakaroon ng anak na may special needs, ay binago mo rin ako. Tinulungan mo ako na hindi masyadong tumutok sa ministeryo o sa pagtatrabaho. At dahil sa aking anak, ay mas nauunawaan ko na ang kanyang puso at nagkakaroon ng mas mabuting ugnayan sa tao at maging sa iyo. Sa pamamagitan ng aking anak ay binago mo ako at tinayaan mo akong makakita ng mas marami pang himala sa aking buhay at kung gaano ko totoo. Panginoon, pinupuri kita dahil aking naranasan ang iba't ibang mga kahinaan sa aking buhay. Lumayo ako, ngunit tinulungan mo ako na maunawaan na hindi dapat ako lumayo sa iyo o kaya magtiwala lamang sa aking sarili. Ako ay nakaranas ng kahirapan sa aking business, sa aking negosyo, ngunit ito ang tumulong sa akin upang marinig ka. Ang Diyos ay nagahari, tayo po ay manalangin, atin pong iproklama ang kabutihan ng Diyos, ang Diyos ay nagahari. Panginoon, ikaw ay nagahari, ikaw ang Diyos na nagahari. Araw-araw ka nagahari sa aming buhay. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, aking ibinibigay ang aking pasasalamat sa iyo. Ang bawat parte ng aking buhay ay ikaw ang nagahari. Ang lahat ay dahil sa iyong kalooban. Sa iyo ay walang aksidente. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtawag sa akin bilang iyong anak. Kami, ikaw ang puno ng lahat ng bagay. Madalas ay mahirap sa amin na maniwala, ngunit ating buksan ang ating mga bibig at tayo ay manalangin sa Espiritu. At higit nating unawain ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kasaganaan. Naway ibigay ng Diyos sa atin ang espiritu ng karunungan upang maunawaan ang kanyang kalooban at kadakilaan. Panginoon, bigyan mo pa kami ng higit pang karunungan
lahat ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, kung kayo po ay nakakaharap ng mga problema, kung kayo ay nagkakaroon ng problema na matanggap ang inyong pagkakatawag bilang anak ng Diyos, atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin sa Diyos ang paghihirap na ito. Atin pong iproklaman na tayo ang puno ng lahat ng bagay at tayo ay nakikita ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ang siyang magpalakas sa atin upang maharap ang bawat paghihirap na ito. Panginoon, naririnig mo ang bawat naming panalangin. At kahit ano pa mang paghihirap na nakakaharap namin, alam namin, O Diyos, na Ikaw ang tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Tuwing kami ay nananalangin, ang lahat ay mapapangyari para sa aming kabutihan. Panginoon, kami ay handa na sumunod sa iyo. Atin pong ipanalangin ang pangkat na nagpunta sa Costa Rica kay Pastor Joshua, kay Simo at sa buong pangkat na nagpunta doon upang magkaroon sila ng kapayapaan at maitanim nga ang puno ng buhay sa Costa Rica. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang buong pangkat na nagpunta sa Costa Rica. Panginoon, alam namin na ikaw ay may mabuting kalooban, magandang kalooban para sa mga lugar na ito upang makapasok ang puno ng buhay sa lugar na ito. Panginoon, ipinapanalamin ang 611 team na ito ng iyong pagpapala. Sa tulong mo, Panginoon, ay mapapangyari ang iyong kalooban, naway mangyari ang iyong kalaaban, at maitanim nga ang puno ng buhay sa Costa Rica. Panginoon, aming ipinaproklama na mapangyari ang iyong kalooban. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking ipinagpapala ang bawat isa. Naway makilala natin ng tunay ang Panginoon. Naway maunawaan natin ang pagkakatawag ng Diyos para sa atin. At kung gaano kabuti ang kanyang kaloob para sa atin. Naway samahan kayo ng Diyos. At inyong maunawaan ang inyong pagkakatawag sa Panginoon. Ang Panginoon ay laging nasa inyo. Naway lumakad kayo sa kalooban ng Diyos at ang lahat ay magbibigay kapurihan sa Kanya. Itong ating panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.